No? Kasama natin ang isang computer expert ano, via Zoom. Mula pa mismo ito sa Singapore, kababayan natin. Siya po yung presidente ng Bitstamp Network Service. Isa pong big data analyst, ang tinatawag tech columnist. Bigati nito ah. Isang distinguished alumni ng School of Business sa University of the Philippines, Diliman. Mr. Wilson Chua, good morning po sa iyo. Live na po kayo ngayon. Ano? Kikita namin kayo sa video Zoom. Nationwide, worldwide. Ito po si Bombo Elmar. Ang kasama ko si Bombo Jane, ang aking partner. Welcome to the program. At doon po sa tinatalakay po namin, ano, bakit nangyayari ito sa ilang mga higanting kumpanya, itong cyber attack, ransomware, na hindi natin akalain ay vulnerable rin pala sa mga hackers, Mr. Chua? Magandang umaga rin sa inyo lahat, Bombo Elmar and Bombo Jane. Una sa lahat, mahirap talaga mag-secure ng network, no? Pangalawa, nagkulang sa investment ang mga malalaking kumpanya sa pag-secure. No, ng cybersecurity nila. At pangatlo, dahil sa pandemya, marami ngayon sa security industry ang nagsasabi na dahil sa pandemya, mas marami ngayon ang nagtatrabaho sa bahay, work from home. Lalo mas mahirap ngayon i-protect ng mga security administration yung dati nasa isang lugar ang iyong mga tauhan, ngayon nasa bahay-bahay na nila. Mas mahirap i-protect yun. So yun ang unang tatlong trend. Back to you, Bombo Elmar. Okay, isa pang tanong ko, ano, Sir Wilson. Inamin po ng GBS USA at Colonial Pipeline Company, nagbayad sila milyong-milyong dolyar dito sa ransomware na tinatawag, ano, sa pamamagitan ng Bitcoin. Ano? Bakit Bitcoin, ano, yung inihingi ng mga hackers, ano, bilang ransom, at ano itong Bitcoin na Mr. Chua? Okay, so unang-una, yung binayad ni Colonial na 5 million, buti na lang ni-report, nakipag-coordinate siya kay FBI. Nabawi ng FBI ang 2.3 million doon. Na-break nila yung Bitcoin na private key nung isang hacker. No? So, balik tayo sa usapan. No? Bakit Bitcoin? No? Kasi ang Bitcoin, mahirap mo matrace yung identity nung taong tumatanggap. No? Kunyari, sa Pilipinas, meron kang kidnapping, papadala yung pera sa ATM. Kahit anong mangyari, merong camera yung ATM. Kung sino man yung kumuha ng pera sa ATM, kita siya. Sa Bitcoin, walang ganun na identity. No? Pangalawa, Bitcoin payments will bypass AMLA. Kasi sa mga, lahat ng mga bansa, pag oras na nagpadala ka ng pera palabas, mahigit sa $10,000, kailangan may reporting, ma-identify ka. Ang Bitcoin, wala nang ganun. Binabypass niya yung country barriers. Hindi siya dadaan sa normal banking system. And because of that, mas mabilis ang pag-transfer ng pera. And as an update, a few days ago, ginawa ng legal tender ng El Salvador ang Bitcoin. Wow. Ibig sabihin, para na siyang pera. Pwede mo siyang gamitin pambayad ng kung anong gusto mong bilhin. And back to you. That's so interesting. Ano? Ang aking partner, Bombo Jane, your question sa Singapore kay Mr. Chua. Go ahead. Sir Wilson, ayon sa isang cybersecurity firm nitong taon hanggang sa nakalipas na taon, mahigit sa 7,000 ang na-detect at na-block na ransomware attack sa mga kumpanya sa Pilipinas. Bakit ganun na lang ka-interesado rin ang mga cybercriminals sa Pilipinas, Sir Wilson? Palagay ko coincidence, no? Hindi naman talaga Pilipinas lang ang tinatarget. Sadya lamang na dumadami talaga ang malware sa buong mundo, no? Meron isang study gawa ng SoSafe that showed that in 2020 alone, there were over 750 million malwares na na-detect. 750 million. Isa pang side note, alam mo ba na ang ransomware na pataas niya ang presyo ng karne? Nung tinamaan yung JBS, hindi lang si JBS, umabot hanggang sa mga piggery sa Iowa, hanggang sa mga restaurant sa New York. Ang impact kasi, biglang nagsara ang wholesale market, na-withdraw ang wholesale market ng karne, kaya tumaas ang presyo ng ransomware. And 12 hours ago, McDo ni-report na inamin ni McDo na meron silang incident na tinamaan ng kanilang mga data system sa US, South Korea at Taiwan. 12 hours ago.
Kaya malalaking company talaga tinatamaan. Back to you, Bombo Jane. Isa pa, sa panayam ng Bombo Radio sa top official ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Sir Wilson, kinumpirma nila na sa panahon ng pandemya, tumaas rin ang digital transactions. Pero dumami rin ang computer breach o kaya cyber attacks. Ano po ang mga paalala ninyo sa mahilig sa online banking transaction gamit ang cellphones at sa mga kumpanya na rin na binabaliwala lang itong banta ng cyber attacks sa mga computer systems? Okay. Sa mga advice sa mga individual, unahin natin yon. Number one, sa inyong mga security login, enable mo yung tinatawag nating two-factor authentication. Ibig sabihin yan, hindi lang yung what you know, which is your username and your password. Yan yung tinatawag nating what you know. But also, what you have, which is token. Normally, ginagamit ng mga ibang banko ngayon yung pag magla-login ka, papadalan ka pa sa SMS ng isang code na kailangan mo i-enter. Therefore, pag hindi mo hawak yung telepono mo, hindi mo matatanggap yung SMS. Ang ibig sabihin niya, papahirapan niya yung mga hacker sa pag-break ng account mo. Hindi lang sa makukuha nila, hindi lang nila kailangan makuha ang iyong password, kailangan hawak-hawak nila yung telepono mo or meron silang paraan para ma-intercept ang SMS. Gayunpaman, recent analysis have shown na kahit na yung SMS na two-factor authentication, kulang na yun dahil nakahanap na ng paraan ang mga hacker para i-hijack yung SMS code. Ina-advise nila ang gagamitin na lang yung mobile-based app na authenticator kagaya ng Google Authenticator. Pangalawang advice sa mga tao, huwag basta-basta magkiklik. Ito rin ang advice namin sa mga tao namin. Kaya nagtitraining kami. Minsan-minsan, papadala namin sila ng phishing email. So meron kami tinatawag na anti-phishing campaign. Papadala namin ng mga sulat na peke at titignan namin kung ilan sa kanila ang magkiklik. So, kung ikaw yung empleyado, kahit na ano yung papaklik sa'yo, kahit na galing sa boss mo, ang gagawin mo, kukopyahin mo yung link, copy the hyperlink, and then pumunta ka sa isang website, ito po virustotal.com. No? So, ipipaste mo yung link na yon doon sa virustotal.com, siya na ang magche-check, sasabihin niya legal ito or malware ito. So, doon lang sa ganong sistema, ay marami ka nang masesave na incident na hindi magsasucceed ang mga hacker. Ngayon, advice naman para sa mga companies, mag-invest po na tayo sa cyber security. Na-update nyo na ba ang best practices nyo? Yung mga systems nyo ba, napapatch nyo araw-araw? Nag-invest na ba kayo ng antivirus? Nag-i-scan ba kayo? Kung nag-i-scan kayo, meron bang tumitingin dun sa mga scan result or wala? At ito, importante, meron na ba kayong backup plan? Meron ba kayong disaster recovery plan? Na kung sakaling tinamaan kayo ng ransomware, you have a secondary site complete with backup data that will enable you to operate. And meron kaming tinatawag doon yung restore time. Maikli yung restore time mo. So yun ang mga advice natin both sa individual and sa company level. Napakasimple ng inyong paliwanag na sana ay maintindihan ng ating nakakarami sa ating bansa ngayon. Dito sa Pilipinas pa lang, may ibang usapin naman ito, Mr. Wilson. Nalalapit na kasi itong panahon ng politika. Nako, ito yung inaantay ng marami sa Pilipinas. Pero nagsimula na rin daw, ayon silang mga politiki mismo, nagsimula na rin daw itong mga tinagurang trolls sa online, sa internet. At meron pang mga tinatawag na mga farm trolls, sabi mismo ng mga nag-ambition, mga presidential bulls, farm trolls, upang i-promote o sirain ang isang politiko. Bakit tinatawag silang farm trolls at anong dapat ingatan dito ng publiko, mga botante, Mr. Wilson, sir? Alam mo, Bombo Elmer, hindi na ganyan kadali mag-set up ng troll farm. Mauutak na sila Twitter at sila Facebook. Mag-set up ka ng troll farm mo, mahuhuli ka kaagad ni Facebook at within a few days, i-cut-down ka nila. Dahilan ito ng paggamit ng mga malalaking kumpanya ng tinatawag na artificial intelligence. Isa na dito yung gawa sa MIT
na ang tawag nila eh RIO, R-I-O, Reconnaissance of Influence Operation. Na-identify nila base sa kung sino-sino yung ka-chat mo or ka-interact mo, kung anong language ang gamit mo, at yung influencer score. Alam na nila kung sino ka, kaya madali ka nilang i-take down. Ngayon, ang uso ngayon, huwag ka na lang mag-troll farm. Hindi magtatagal yon. Mag-boost ka na lang ng Facebook post mo. Yun, hindi pinagbabawal ni Facebook. Kumikita siya doon. Isa yon. Or, mag-social media team ka. Mag-organize ka ng lehitimong operation na yung social media team mo ang mag-galvanize ng iyong supporter base na mag-organize ng iyong fan club. Yung mga yon legal at hindi masamang tignan, no? Yon. So back to you, Bombo Elmer. Okay. Mr. Wilson, basahin ko na lamang itong tanong, ano, sa malayong lugar to, Bombo Radio Coronadal, ano. Mr. Chua, good morning po sa inyo, ano. Itong tinatawag na authenticator as added security, ano, itong ginagamit na tinatawag na WeTransfer, ano. Yung authentication na authenticator by Microsoft na i-download mo sa iyong cellphone, ano, via email at sending naman yung mga PIN codes, ano. Paano to ma-simplify at maiwasan din itong ma-hack o kaya naman ay makita ng mga possible naman ng mga hacker, Mr. Wilson? Tama po yung suggestion nung listener natin sa Coronadal, no? Ang ginamit niya yung Microsoft Authenticator. I have not personally used that kasi ang gamit-gamit namin Google Authenticator. So the process of yung enrollment, napakadali. May mga website that supports Google Authenticator. Bibigyan ka ng QR code. Yung telepono mo, i-on mo yung Google Authenticator at ihaharap mo doon sa QR code. Enrolled ka na, ganun na lang kadali. And what happens is every time now na magla-login ka sa isang sa website na yon, hingin sa'yo yung username, password, tapos sasabihin niya, ilagay mo rin yung nakikita mong 6-digit code doon sa mobile phone mo na merong Google Authenticator. May lalabas doon eh. At yun, yung number na yan, nagpapalit yan every few minutes. So ngayon, kaingatan mo yung cellphone mo. Huwag na huwag. Huwag na huwag mong papanakaw yung cellphone mo. Pag nakuha yung cellphone mo, may access na siya doon sa Google Authenticator mo. Patay ka ngayon. O doon sa mga viewers natin, listeners, no, ipopost ulit namin to sa Facebook at saka sa YouTube, ano. Tara ma-review nila, ano, yung mga sinasabi ni Mr. Chua. By the way, ano, bago kami mag-end, ano, thank you very much, ano, in behalf of Bombo Radio Philippines, na share mo yung talent mo, ano, yung inyong kagalingan po at so for all, ano, para sa marami, ano. By the way, just sa Singapore na bakunahan ka na ngayon diyan, Sir Wilson? Hindi pa. Ah, ganun ba? Pero inimbitahan na ako. Pero hinihintay ko yung Sinovac. Pwede sa akin yung mRNA. Pwede magpahabol, Bombo Elmar. Sige, go ahead. Hindi po ako part ng organizer, ano, pero kung interesado kayo sa security, meron po mga annual event. Isa na diyan yung RootCon. No, barkada ko yung mga organizer. Talagang ang dami kong natututunan, kagaya ng Virus Total. Natutunan ko yan sa isang speaker nila, si Jason Street, no, na pang anti-phishing. So kung mga interesado na iangat ang iyong cybersecurity level, mag-attend po kayo ng RootCon event. Okay, baka may gusto kang batiin dito sa Pilipinas. Baka matagal ka na hindi na-uwi dito. Sir Wilson, go ahead. Oo, doon sa aking mother-in-law. Oo. Oh. Mama, hindi ko na kayo nakikita at hindi ko na natitikman ng inyong matamis na miswa. Sana matapos na yung pandemya para makauwi na rin kami dyan. Okay, that's so sweet. Sir Wilson, thank you. World-class talent, Sir Wilson Chua. Thank you for this opportunity. At ingat po kayo dyan. God bless. Good morning po sa iyo, Mr. Chua dyan sa Singapore. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Okay.